Alam mga kabete, tayo nag-order ng Jollibee. At ako'y nag-overtime baga. Ngayon, dapat eh, wala akong pasok. Ay, pinag-overtime ako kahit half day. Dahil ang ginawa ni Kawit eh, di pagkadating ay nag-take nap, ay gravy atare. First time kong umorder na ng Jollibee. Mahal kasi ng bayad eh. Meron tayo. Three pieces of chicken. Hindi ko yung abos. Meron din tayo tissue at kutsara. Kumbaga sakman. Natin alagyan yung Jollibee. At di rin naman natin mauubos yan. Siyempre, meron din tayong ang pinaka-paborito ko ay ang burger steak. Tada! Kita niya. Ano kumain? Gutom na rin. Pasal na rin naman si Kawit. Alas 4 ng mahigit. Aba, alas 5 na yata. Tapos may gravy ding binigay sa manok. Taktak natin na rin kanin. Ano yung gusto natin ilagay? Hindi ko alam kung kita ng video nyo dito. Pero, lagyan na natin dito si Wise. Tapos sa kutsara tinador natin. Burger steak muna. Saka may tabasco ako. Hindi ako na-order ng soft drinks. Saan masarap pa rin? Lagyan natin tabasco ito. So, yan. Tapos, ang sauce, lalagyan ko din ng tabasco. Para may spice siya dyan. Tapos, kumain na tayo. 2-piece burger steak. Oh, no. Video for today, hindi nakakamay si Kawit eh. Bong delicious. Binigyan ako ng hita. Malada na itong hita. Ako, hindi siya kasi lutong ng yung ating Jollibee mismo. Hindi masyado maluto. Hita ko na eh. Honest review. Mas masarap pa rin ang Jollibee sa Pilipinas. Tinaray ko yung Jollibee sa Toronto. Alam niyo, pagka nasa ibang bansa ka, hindi nakakalayo ang sa palagay mo yun na ang kalasa niya. Pero pag umuwi ka ng Pilipinas, iba ang lasa. Ako ay may appointment mamaya. May konti tayong hanap buhay. Magme-meeting kami mamaya. Kukumustahin yung ating
may pundar ang bagya kung ayos baga. At least once a month natututukan. Ay, ina. Kung ako'y nasa Pilipinas, nako. Tatayo ako ng karinder. ₱100. Eat all you can. Pero sometimes hindi naman... Hindi, dun sa eat all you can itatayo ko. Plano pa lang itayo. Pag ipinagkaloob sa atin ni Lord. Plano ko, eat all you can, pero mga pritong bikang, pritong itlog. Pritong tilapia. May pansit din. Kung kahit hindi ka kumita ng malaki, pero continuous. Talagang bata pa ako, pangarap ko na magkakarinder ya. Kailangan kasi pag magbibusiness ka, yung hilig mo, yung alam mo, yung porte mo. Tsaka dapat nandun ka. Kasi alam, kaya ko sinasabing dapat alam mo ang ginagawa mo. Paano kapag ka hindi pumasok si Cook? Hindi pumasok yung iba mong assistant. Kaya mong gawin. Huwag na huwag kayong papasok ng negosyo na hindi nyo alam. Dahil click lang o dahil ganito lang. Dapat malaman nyo kung anong market. Wala naman akong business. Ang business ko lang ay buy and sell. Halimbawa, matagal ang balik, pero pag bumalik, talaga naman, goods. Halimbawa, bibili ako ng 400 square meter na bakanteng lote. Bebenta ko pa yun after 3 years. May nabili akong lote. ₱400. Nabili ko ng ₱800. Pinagawa ko lang building. Kainan. Parang ano lang. Trasis, bakal. Benenta ko ng ₱2,000,000. Pagkabenta ko ng ₱2,000,000, bumili ako ng property naman. Beachfront naman. Ngayon, pag na-develop ko yun, it's either ibenta ko ulit. Or i-develop ko. Kasi may niyugan eh. May niyugan. May dagat, niyugan. Walang bahay, wala. Meron tapahan, gawa na ako pras ng niyugan lang. Kami ni Patras.
Hati kami ni Patras dyan. Hati-hati kami. Si Patras, ako, saka yung tatay niya. Nabili namin doon sa Paris, Quezon. Island. Ngayon, unti-unti nang dine-develop. Na-harvest na pati kami ng kopras. Kaya, depende sa akin kung, kasi yung tulay ng Atipungunan, going to dun sa island, eh, malapit na matapos 2025. So, alam niyo naman, pagka yung napapasok na yung lugar ng hindi pa napapasok, ay nataas ang presyo. So, malaman. Pero kasi syempre may mga anak din si Patras eh. Pwedeng hati-hati kami. Kanya-kanya kaming titulo. Pero kami magkakatabi kami. Kaya kami masaya. Nakakatuwa eh. Tambay-tambay lang kami ni Patras dati. Nagsikap. O, di ayos. Tapos na. Masarap ang gravy ng ano. Manamis na mis ba? Kasi yung manok na yan, isang manok lang kinain ni Kawiti. Yung manok na yan, it's either bukas na kainin. Lalagay na lang sa microwave. Malutong gabalat. Malutong din naman pala. Hindi naman kadami yan. Kaya yun, mga Kawiti, na-share ko lang sa inyo. Ako hindi nagmamalaki, ha. Na-share ko lang sa inyo kung paano ang flow ng, kung paano ako mag-handle ng business. Kasi mahirap mag-business nang wala ako dun, eh. Pero in the meantime, pinag-uusapan namin talaga when we reach like 45. Punta na kami dun. Mag-stay na kami ng Pilipinas. Pre-retire kami ng maaga. Kaya kami nag-iipong magaling. Tsaka nakakatuwa kasi willing naman si Italian. Tsaka may gusto doon. Ayoko naman bumili ng dagat na yun eh. Siya lang may gusto. Kasi mahilig na rin si Italian. Simula nung natutunan kong maganyan-ganyan, nakakabili kami nung nalaman niyang kung paano ko naibenta, ganyan-ganyan. Sabi niya, kunin na natin, kunin na ganyan. So, idea niya yun, which is nagustuhan ko naman. Kasi investment, iba pag lupang investment. Talagang mabilis ang boom, boom, boom ang akit ng pera. Kumbagay, wala. Sa totoo lang, wala naman kami dito eh. Wala. And eh, to be honest with you, okay na kaming nakakabayad ng bills, nakakakain kami ng gusto namin, nakakapamasyal paminsan-minsan, uwi ng Pilipinas, once in a while, pag-support kami sa family ko sa Pilipinas. Tapos nakakatulong din kami. Yung ano ba, birthday nung berang ko, birthday nung dalawang bayang ko. Yung nakakapagbigay kami ng regalo, pagpasko. So, ganun kababaw ang aming kaligayahan na talagang okay na kami. Sabi nga ni Talia, ayoko na ng ano? Ayoko na ng masyadong yung garbuhan ng buhay, bibili ito, bibili ganun. Hindi kasi siya ganun. Kasi, ewan ko ba, hindi siya ganun eh. Walang bag, walang ano. So, yun na, ikwento ko lang sa inyo yung aming simpleng buhay. Ay, tingnan, papakita ko sa inyo. Huwag kayong magugulat kung anong itsura ng bahay namin, ha. Tignan mo. Oh. Ganyan kami kakalat. Pero kami ay hindi nag-aaway kahit makalat ng bahay namin. Wala din naman kami bisita. Kasi ang aming katuwiran ay talagang pagdating mo ng trabaho, nandito ka na. Pagdating mo ng trabaho, talagang pagod na pagod ka na. So, hindi kami, wala kaming panahong makapaglinis, weekend lang. Pero ngayon dahil Biyernes, siguro malilinis na ito bukas. Ako, naglilinis kami, naglalaba. Wala itong halong kaplastikan o kung ano man, mga Kawiti. Ito yung aming buhay sa pang-araw-araw. Minsan ako ay ituturo ko kayo. Yan o, kalat namin. Yan, may suka pa dyan ang pinakura. Tayo, baon na namin.
Minsan naglalaro ako ng PlayStation o kung ano man. Nanonood kami ng TV. May gitara ako. Pagkain, yan. Higaan ng pusa, mga jacket ko. May vacuum pa, dalawa. So, yan, Kawiti. Dito ay ang habol namin ay pahinga, trabaho at makabayad ng bills. Pero alam kong hindi katwiran ang maduming bahay. Pero hindi niyan maunawaan kasi wala kayo sa sitwasyon namin. So, depende sa sitwasyon talaga. Yun, yung ibang idlit namin, ninanakaw pa namin yun. Kasi kailangan namin mamalengke, kailangan namin, madami kami kailangan gawin na pangailangan namin pagpasok sa trabaho. So, yun lang mga Kawiti. Ingat kayo dyan and happy, happy weekend. Bye-bye!